At ang ating title po ay Finish What You've Started. Tapusin mo kung ano yung iyong sinimulan. Sino dito ang nagsimulang maglaba kanina? Hindi tinapos kasi mag-church. Mga may binabad. Yung mga nanay, magagaling yung magbabad eh. Wala naman. So, tama po yan kasi inunan niyo po ang ating Panginoon. Kasi yung iba, umaattend po dito sa church. Ang isipan ay nasa bahay. Ang mahirap. Ang tambak na ilabahin ko. Wala akong washing. Yung iba kasi nag-iisip, ano ko yung washing to? Wala man silang washing machine. Pero ito mga kapatid, maganda itong naminsahin po ng ating Panginoon. Tapusin natin kung ano yung ating nasimulan. Sabi sa mga ngaral, mga kapatid, mas mabuti ang wakas ng isang bagay kaysa masimula nito. Ang matiising espiritu ay may mas mabuti kaysa palalong espiritu. Praise the Lord. So umaya, ano natin yan, himayin natin yan mga kapatid, makita natin. Dahil maganda po yung mensahe ito, binigay ito, nakita ko ito eh, binigay sa akin ng Panginoon. Sige. Parang iba yung dating ng verse na ito sa akin mga kapatid. That, yun ang mensahe ng ating Panginoon. Tara, tingnan muna natin ito. Makita nyo ito mga kapatid. Kaya nakikita nyo na lagi, ari. Nalaganap na laganap yan sa Facebook. Sayang! Diamond! Mas patindi pa yan sa dito. Mga kapatid, diamond! Pero, sumubok na eh. Tingtik na, isang paluan na lang yan. Laglag na yung mga diamond. Ang diamond ay makikita po yan malapit sa mga volcanic area. Ano po? Kasi hindi yan pwedeng makita dito lang sa mga gilid-gilid. Yan po ay ni. Grabing pressure po yung kailangan dyan para mag-form po ng diamond. So, sa atin, wala man ditong vulkan, mahirap makahanap po dito ng diamond. Pero lang, pupunta kayo sa tindahan, yung naalahas, makakita kayo doon. Sa Mayon, yun, marami doon. Kasi, nandun yung mga volcanic activities. So, never give up. Sa pananampalataya, huwag tayong susuko mga kapatid. Baka isang lakad na lang. Madala na natin ang ating buong pamilya mga kapatid. Yung mga pinapanalangin natin sa ating Panginoon, baka isang panalangin na lang. Amen. Kaya huwag po tayong titigil. Pinasimulan natin yung panalangin, tapusin po natin yung mga bagay na yan. Amen. At nakikita yan ang ating Panginoon. Lahat ng ating pagpapagaya. Never give up. Praise God. At meron ako mga pictures dito mga kapatid. Alam niyo po ito? Sino yung mahilig sa Korean novela? Pero sa kabilang ano po ito, kabilang bansa, yung mga Korean novela po ay sa South, ito po ay sa North. Yan lang yung sa North, si Kim Jong-un. Yun yung dictator mga kapatid. At ito po yung isang famous hotel po sa kanila. Yan po yung Rugyong Hotel. Rugyong Hotel. Pero kahit ganyan pong itsura na hindi po yan tapos sa loob. Hindi po yan tapos. Kaya sabi po dito, search ko sa day, in 1992, pinatigil po yan. Yung building ay nakuha naman niya yung pinaka full actual yun na yun. Tapos, dahil nga po sa ano, yung North Korea po, yung North Korea ay ano yan eh? Ang tawag doon? Sila nakikipag sa mga ibang bansa. May sarili po sila. Sa kanila, may sarili silang date. Ang date po nila ay nagsimula nung namatay yung pinaka-founder po ng North Korea. Ano po? At may history tayo dyan sa North Korea at South Korea. Kaya kaibigan po tayo ng South Korea dahil nakipagtikma po yung dalawang beses nakipagtikma ang mga Pilipino para sa South Korea. Kaya may monumento ang Pilipinas sa South Korea. At sabi dyan, nung nagkaroon ng economic crisis sa North Korea, nag-collapse dahil sa pag-collapse ng Soviet Union, sila magkano dati, kasi parehas po sila ng ano, mga communist nation, mga kapatid. At ang sabi dyan, sayang, 750 million
Dollars. Saan? Magkano na yung mga kapatid? Sinaya po nila. Dollars po yan. So, asabi dyan, ang laki ng kinuha, consuming percent of North Korea's GDP. Halos ano. So, sayang ano, maganda pa man din sana. Pero, hindi po yan napapasok na yun. Dahil, ang sabi dyan, maraming fault po sa loob na. At, mahirap mga kapatid. Kasi matagal na po at sinesearch ko, parang hindi na yata pwedeng matuloy at hindi pwedeng gawin. Ang pinaka ano na lang niya ay dibain. Yun lang para maging safe at i-reconstruct po din. Kasunod, ito. Parang Disney. Maliliit. Hindi, malalaki yan. Bahayan. Puro bahayan. Yan ay sa Turkey. Yan ay mga bahayan, luxury homes na bahayan yan. Ngunit yan po ay hindi po natapos. Naluhi. Yan ay Burj Al Babas. Yan po ang pangalan ko yan. Yan ay sa Turkey po. At ito po ay sana pinagawa para sa mga mayayaman. Rich and elite. Ano po, elite. But, sabi na, naging ghost town. Wala akong tumira. Dahil sayang, Disney style castle. Very inabandon po ito. Dahil may sa mga iba't ibang kadahilan. Parang may crop yata sa loob. Parang ganun mga kapatid. At sayang, ano, ang dami sana ng bahay. Tigisa sana tayo dyan. Hanggang second floor yan. Ay, third floor. Maliit lang tingnan sa ano. Picture nasa bahay. Yan yun kasi. Saan? Dito sana si Darwin, tapos dito sila pastor po, nandito yung bahay ko, tapos na. Nakatabi sana tayo dito sa... Sila Brother Jimmy, nandun na rin. Nakatabi sana tayo. Kaso, para sa mayayaman, yun nga lang, naabando pa rin. Naabando na. At, siyempre, mapahuli ba ang Pilipinas? Meron din tayo mga kapatid. Sila nakapunta na po dyan? Sa Lemery ba ito? Sa Lemery. Sa Fantasy World. Gusto kong pumunta dyan eh. Road trip lang kasi kapagorin mo lang sarili mo. Hindi nakakapasok po dyan. May entrance po dyan. Kailangan may 100 pesos yata ang isa. Pero hindi ka makapasok ng solo. Kailangan pag solo, sa hindi ko ata parang gano'n ang mister nila. Kailangan minimum sila ng 10. At yan po yung celebrity ng dito sana yung Medieval Park. Ito pala ay Japanese ang may-ari. Kaso inubando na dahil na short po sa mundo. So ang gumagawa po na ngayon, ang nagme-maintain na po yung asosasyon ng mga homeowners po ng lugar. So ang gaganda sana kung nung nasimula nila, dapat kung natapos po yung mga ganyan, ang ganda sana po. Ano? Pero hindi. So, ganun din talaga. Kasama yun sa buhay eh. Sa, kahit naman sa atin mga kapatid, di ba? May mga bagay po tayong hindi natatapos. Amen? Na nararanasan po yan ang bawat isa po sa atin. At kahit sa atin, individual po sa atin mga kapatid, tayo po ay may mga bagay na ipinapangako. Sino yung mahilig mangako sa sarili? Ay, gagawin ko yung mga bagay nito. Meron mga ibang example, mga kapatid. Ito, nag-isip-isip ako. Sino mag-gym, mag-exercise? Sino nangako ng ganyan sa sarili? Mag-exercise ako pag-gising ko bukas. Pag-jogging ako. Oh, ilang beses na nangyari sa akin yan. Niisip ko, bukas. Alam ko yung Jerome, gigising ako bukas umaga, magbabike ako. Ay, shit, tutulog pa. Sobrang pagod. Amen. Sino yung nangako ng exercise ako para lumakas ang katawan ko? Medyo bumibigat-bigat ng katawan ko ah. Sino nangako sa sarili tapos 2 to 3 days, minsan nga wala na talaga eh. Napulang pa nga ako, sinong ganyan? Darwin, oh, so meron tayong audience na isa. At kasunod mga kapatid, diet! Sino mag-diet dito? Ako, hindi ko na ito. Kinabayaan ko na ito. Na-prostrate lang ako sa sarili ko. Hindi mapigilan. Sarap kaya kumain. Hindi pa yung magpataba. Yes, sarap kaya kumain. Hindi pa yung magpataba. Hindi pa yung magpataba, no?
in-workout ko to ilang taon. Medyo lumit naman ang pandemic, pero natapos ang pandemic, hindi okay na ulit. Nakakalabas na ulit. Kaya dito nag-diet-diet, may plano ng diet, pero hindi nasunod. Ako lang yan. Kasunod mga kapatid sa mga estudyante. Mag-review talaga ako. Preparation. Ako mga kapatid, nung high school ako, kaya college mga kapatid, wala ko lang review. Pagdating ko dun sa school, saan ako magre-review? Yan ang ginagawa ko noon. At nagtataka nga sa akin si tatay, si Aby talagang gaul-gaul yung kasunod ko po. Talagang natutulog ng madaling araw. Ako tulog na, hindi ko madaling alas 8, pwedeng tulog na. Yung kapatid ko, nagtataka sa akin yung tataka si tatay. Ba't ito talaga si Aby ay minamalas ba ito? Kasi ito si RJ, wala elementary hanggang matapos ng college, walang assignment. Hindi nagagawa ng assignment. Hindi nagre-review. Ito si AB, inaabot ng ano? Inaabot ng madaling araw. Pagalingan lang yan. Nakagraduate din pag bachelor na ito. Kasunod, maglilinis. Sino yung mga kapatid? Maglilinis ako ng kwarto. Maglilinis ako ng bahay. Sino yung kanya mga kapatid? Nagpa-plano-plano maglinis hanggang ngayon madumi pa rin. Hindi pinaplanong linisin. Pag ka nakarelate? Alos lahat. Alos lahat. Alos lahat, alam mo. Pag nakikita mo, mamapagano ka na lang, ay, linisin ko nga pala ito. Kasi nun mga kapatid, ito, alam ko ito. New Year's Resolution. Hanggang January to lang. Ayan ang kanilang pangako sa kanilang sarili. Ayan, sino naman nakaabot ng ano hanggang February sa pangako sa sarili? Wala. Hindi na nag-resolution. Kasunod mga kapatid, ito marami ito yung movie marathon. Movie marathon tayo. Mahilig mga kabataan. Movie marathon, hindi pa tapos ang isang pelikula, dulog na. Pero movie marathon daw. Mga plano-plano eh. Kasunod, ay, sino dito magpa-plano mag-ano? Mag-ipon ng pera. Ilang years na kayo nagpa-plano? Hindi na natutuloy. Ay, tanda ko talaga. Magaling ako dyan. Bata pa. Basta meron lang akong clip. Masumpit ko na yung ano. Isang, pag lagay mo ng 5 piso, nag-iisip ko na, okay, pwede ko mabili dito. Pag natapos dito. Alam, hanggang 5 piso lang yun naman. Gumawa pa kami ng bamboo, ano? Yung galing sa Alcansya, gawa sa Kawayan. Pagawa-gawa pa ako nun. Oo, hindi ko na alam kung nasaan. Sayang yung mga nilagay ko po dun. At, ay ito, alam ko maraming makakarelate po dito. Ito, online shopping. Sino dito yung mga customer ni Lazada si Shopping? Sabi nyo, hindi na. At to cart na lang muna. At to cart. At to cart yun talagang. Kaya ako iniiwasan ko na po ito eh. Dati may hindi ka pumaningin. Kahit wala naman akong pera, naniningin ako talaga. Dati ito. So, 30 lang pala ito. Dating nung may shipping pala, may 58 ang shipping po sa amin. Sayang. Kasi yung nag-ano sa sarili pa nga, hindi na ako mag-online shopping eh. Magkailangan-kailangan na lang. Kasunod ay, ito, sa pananampalataya. Sino na? Sa sarili niya. Ano po, sino nagpangako? Kung tandaan niyo, huwag kayong mangangako sa ating Panginoon, hindi niyo magagawa. Ano po? Dahil yung mga bagay na yan, ipinangako nyo yan sa ating Panginoon. Mangako ka na sa sarili mo, pero sa ating Panginoon. Kung hindi mo rin naman susundin. Yan, sino nangako dito? Lord, tuwing alasin ko, tulog pa ako. Magpipray ako, magdi-devotion ako. Ano po? Diretso ang tulog tuwing alasin ko. Meron po yung mga kapasalo na ngayon, lumalamig-lamig na ang panahon. Meron po yan. Pero pag nakasanayan mo yan mga kapatid, pwede ka namang matulog pagkatapos mo mag-pray. Basta yung pangako mo lang sa ating Panginoon, kung ikaw ay kulang pa sa tulog, pagkatapos mo mag-pray, matulog ka. Kung wala ka namang gagawin.
Kasi pag dinire-diretso po natin ito, mga kapatid, minsan may pagkakataon na ang Diyos na pong gigising po sa atin. Alas 4 na. Kaya nag-iyong ano, emotion. Alas 4 na, mag-pray ka pa, mag-uusap pa tayo dalawa. Na ating Panginoon, pag nakasanayan na po natin at nag-enjoy na ang bawat isa sa inyo, ang ating Panginoon at ikaw sa pag-usap, gisingin ka na ng ating Panginoon. Matik na yan. Amen. At sa mga nakakapit, alam po nila yan. Ang kasunod po ay Bible reading. Yes, kasama yan. Si Darwin, alam mo, si Darwin. Si, nangangako sa sarili. Bible reading, ah, Lord, magbabasa na ako. Mula Genesis, Lord. Di hanggang Genesis 1-1 lang pala. Memories. Natapos. Ngayon. Kaburlat lang, masano na pag medyo bago ang Bible. Parang masarap tuklatin yan eh. Pero naluma din. Ah, wow, kapin. Kaya hindi na. Kaya sa ating mga kapatid, likas po sa mga tao, kung wala po tayong disiplina talaga sa ating sarili, marami pong mga task na hindi po natin matatapos. Eh, kahit naman sa, kahit naman hindi mananampalataya eh, may ganyang pagkakataon mga kapatid, na kapag may sinisimulan tayo, karamihan dyan, hindi yan natatapos. Mas lalo na kung hindi masaya po tayo sa ginagawa po natin yan. Tulad po sa ating main verse, mga kapatid, ang sabi po dyan sa main verse natin na mas mabuti pa po yung wakas. Di ba? Mas mabuti pa yung natapos mo na eh. Kaysa yung pasimula ka lang ng pasimula. Parang sinasabi mga intro voice. Intro voice. Hanggang sa una lang, mga kapatid, pero hindi po kayang tapusin. So, sa at ang kasunod pa dyan, mga kapatid, ang sinabi doon, ang matiising espiritu ay mas mabuti kaysa palalong espiritu. Kung iintindihin po natin yung sinasabi po dito, minsan kasi may mga tao, may mga mananampalataya na grabe yung sinisimula nila. At, halimbawa, nagsimula ka pa lang. Kasi simula po lang sa isang bagay na ginawa mo sa ating Panginoon, ipinagyayabang na bagay. Ah, ganito ang gagawin ko. Ganito yung gagawin ko. Ganito yung pangako ko sa ating Panginoon. Pero pagdating, mga kapatid, ng mga ilang panahon, pag tinanong, nasa na yung pangako mo sa ating Panginoon? Ay, what eh? Kasi eh. Basta. Diba? Meron po akong karanasanan na nagpatutuo talaga sa pulpito talaga, mga kapatid. Kaya mag-ingat talaga kayo sa mga pinapatutuo nyo. Dahil nakikinig ang kaaway. Kung ano man yung sabihin nyo, mga kapatid, ang kaaway kasi hindi siya nakakabasa ng ating isipan. Tanging ang Panginoon lang po nakakabasa ng isipan natin. Pero yung mga sinasabi natin, yung mga kinikilos natin, yung mga gawin natin, nalalaman po yan ng kaaway. At alam ko, narinig yun ang kaaway. Nagpatutuo siya eh. Nasa bayan pa kami noon. Matagal na yun, matagal ng panahon. Dalawa po silang nabaptize noon. Yung isa naman nagpapatuloy ngayon, pati yung kanyang pamilya, na lahat ay baptized na in Jesus name at yung iba yung mga ginagamit na ng ating Panginoon. Yung kasamahan niya, dumakapatid talaga ng sinun eh. Sabi niya, dati akong iglesia. Sinabi pa niya yun. Yung iglesia. At nakita ko na yung totoong pananampalataya. Hindi na ako aalis dito. Kasi sinabi niya, mawin talagang nandun yung ano yan, kasigasigan. Talagang hindi na ako alis dito. Nakita ko na ang pananampalataya. Nakita ko na ang tunay na church. Nandito naramdaman ko ang ating Panginoon. Marami siyang pinangako, mga kapatid, kinasunod na linggo. Wala. Hanggang ngayon, hindi ko na nakita, mga kapatid. So, mag-ingat po tayo sa mga binibitawan natin. Maging tunay po tayo sa ating Panginoon. Pag meron po tayong ipinapangako o tinetestify o tinetestimony po natin ay talagang ibinobroadcast natin, ayusin po natin, mga kapatid, kasi may nakikiling na kaaway. At gagawa ang kaaway ng paraan para hindi mo tapusin ang iyong pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang sabi po dito sa English, mga kapatid, easy English, ito yung isang magandang salin din. Talagang pinapababaw po nila yan. Nasabi yan, it is good when you start to do some new work, but it is better to finish that work. Okay din. Magsimula ka ng mga bagay, panibagong bagay, pero mas maganda, it is better kung tapusin mo yung mga bagay na yan. Amen? Do your work well, even if you have to do it slowly. Okay lang, gawin mo lang yung mga bagay
na ay pinangako mo sa ating Panginoon, kahit ito hindi agarang matapos, pero dapat nagpapatuloy. Amen. Kasi sabi niyo, some people may be proud, but it is better to do your work well. Amen. Kahit huwag mo nang ipagmalaki yung mga ginagawa mo sa ating Panginoon. Basta tapusin mo yung pananampalataya. Mas maganda yun sa kaysa sa simula lang ng simula. Amen po ba mga kapatid? Kaya pakaingatan po natin ang ating sarili na huwag tayo maging taong sa una lang magaling. Mga mananampalatayang sa una lang magaling. Sa unang taon lang, sa pangalawang taon lang magaling. Pero pagdating mga kapatid ng mga kapagsubukan, ng mga challenges sa buhay, hindi mo na makita sa church. Grabing mga ako nung una. Pero wala din pala. Huwag tayo mga kapatid, kahit nahihirapan po tayo, kahit medyo mabagal ang progress natin mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pananampalataya. Amen. Tutulungan naman kasi tayo ng ating Panginoon. Kaya, kung meron tayong mga bagay na nasimulan, tapusin po natin yan. Ibitin nyo ngayon mga katabi, nasimulan ka, tapusin mo na. Amen. Amen. Kasi napapansin ko kanina pa kayo tahimik. Kung mga devotion video, may pinagdadaanan ba kayo? kasama. So, sa pananampalataya, kung yan ang usapan natin mga kapatid, huwag lang tayong magaling sa una. Talagang magalingin natin, kung gusto natin talagang magtapat sa ating Panginoon, amen, talagang ayusin po natin ang ating pananampalataya. Kasi alam nyo, sa pananampalatayang tinanggap po natin dito, hindi po ang usapan kung sino yung magaling. Kung sino yung nauuna. Ang usapan po dito, kung sino yung nananatili. Kung sino yung mananatili, mga kapatid. Yan po yung tunay na usapan sa pananampalataya. Kaya inalintulad po, mga kapatid ni Pablo, yung pananampalataya natin kasulad sa mga mananakbo sa marathon. Amen. Hindi sa racing, kundi sa marathon. Kasi sa marathon, kahit mabagal ka, matapos mo yon, okay ka, mga kapatid. Amen. Ang pananampalataya po natin, hindi po yan sa paunahan. Kaya meron po sinasabi sa, may sinasabi po sa Biblia na meron mga nauuna na nahuhuli at nahuhuli na nauuna. Dahil ang labanan po sa pananampalataya, hindi yung sa magaling ka, hindi yung sa nauna ka, kundi sa mga nananatili, mga kapatid. Amen. Yung po yung labanan dito sa pananampalatayang ito. Kasi marami po tayong pagdadaanan. Aanuhin mo naman kung yung ikaw ay matulin dahil shortcut ka ng shortcut. Pandati natin walang shortcut sa pananampalataya. Ang pinagdaanan ng mga unang mananampalataya ay pagdadaanan din ng bawat isa po sa atin. At kung nagtagumpay po sila, magtatagumpay din po ang bawat isa sa atin. Amen! Hallelujah! Kasi maraming Kristiyano na nagsimula. Alam ko meron kayong mga kilala na hindi rin natapos ang pananampalataya. Inaisip pa kayo? Na maraming mga Kristiyanong mga kakilala po natin na nagsimula. Talagang minsan yung iba nga, sila pa yung nag-akay sa atin. Pero yung nag-akay sa atin, nawala, tayo ang nanatili. Pero salamat pa rin tayo sa ating Panginoon, ginamit sila ng ating Diyos. At ipanalangin natin sila na mapabalik din. Mauna naman tayo sa kanila, at least, daladala naman natin sila mga kapatid na nagpapatuloy po sa ating Panginoon. Amen. Kasi katulad po mga kapatid, kasi sa pakikinig, sa pananampalataya, dapat meron po tayong puso sa ating Panginoon. Kasi may iba't ibang klase, kaya dun sa parables of the sower, iba't ibang klaseng tao, iba't ibang klaseng mananampalataya, hindi na nga mananampalataya yung iba dun eh. Taong pinag-uusapan po doon. Kaya hindi po sila mga nagpapatuloy dahil may mga naging hadlang, may mga sitwasyon po sa kanilang buhay. Ito, meron akong picture po dito. Parable of the Sowers. Ang una mga kapatid, meron silang bulag na puso. Yung nalaglag sa tabi ng daan. At biglang dinagit ang sabi din mga kapatid, yun ay pagkatapos nilang makinig,
biglang ninakaw ng kaaway ang mga narinig nila. Ang ibig sabihin po na mga kapatid, may mga tao po na, ang sabi dito, habang tamang pakinig lang sila, pero wala silang puso sa ating Panginoon. Hindi nila iniintindi ang salita ng ating Panginoon. Kumbaga, ano lang yun, sabi yun, labasan lang, tagusan lang ang salita ng ating Panginoon. Wala silang interest sa ating Panginoon. At ang kasunod na nilalaglagan mga kapatid ng seed ay yung raki, batuhan, tumubo. Pero dahil nga mga kapatid sa tindi ng sikat ng araw, hindi rin po sila nagpatuloy. Ang ibig sabihin po na mga kapatid, nandun yung kagalakan nila nung una. Tinanggap nila ang ating Panginoon. Amen. Kaya mag-ingat kayo. Ako, nag-iingat ako sa mga ganyang bagay. Mas lalo pag may mga bagong mananampalataya. Binabantayan ko po yan sa panalangin mga kapatid. Kasi yung eagerness nila, yung talagang yung apoy nila sa pananampalataya, ayoko maging ingas ugon. Kasi may mga ganyan, marami na po. Hindi pa ako pastor, pero mananampalataya na marami na ako nakasalamuha mga kapatid sa pananampahan, sa pananampalataya na talagang mainit na mainit nung unang dumating. Nandun mga kapatid yung talagang mauungos ang kape. Mauungos ang kape sa pananampalataya kasi sobrang init po. Pero biglang nabugnaw. Kaya pag meron tayong mga nakikita ganyan, ipanalangin po natin. At kung nakikita natin sarili natin na ganyan po tayo, ipanalangin po natin, Lord, pagpatuloy niyo po yung init na meron ako. Huwag niyo pong pupuglawin ito, Panginoon. Guwardyahan mong aking pananampalataya. Ayaw mong sauna lang ako. Amen. Amen. Magandang panalangin po yan. Pwede tayong manalangin para sa ating sarili na. Kung maganda yun eh, okay lang yun. Kung mainit na mainit tayo, mas maganda yung manatili po yung init na yan. Huwag lang sauna. Dadating ang mga pagsubok, oo. Aapulahin po yung ating apoy, pero huwag na huwag po tayong aalis sa pagkakakapit sa ating Panginoon upang yung apoy na meron po yung ating pananampalataya ay manatili. Amen. Nabasa ko mga kapatid ng isa, mahilig ako magbasa ng libro doon kasi parang may mini library dyan si tatay dati sa bahay. Lagi ako nagbabasa. May isa doon mga kapatid na may sinabi doon, kapag ang Diyos, may kandila eh, kapag ang Diyos ang nagsindi ng apoy sa kandilang yan, walang taong pwedeng makapag-apulanan. Amen? Tama yung mga kapatid. Kasi katulad dun sa Noah's Ark, kapag ang Diyos ang nagsara, wala nang makakapag bukas po nun. Ganun din. Kung ang Diyos ang nagbigay ng apoy po sa ating mga puso at manatili po tayo sa ating Diyos, walang ibang pwedeng makapatay ng apoy na yan. Amen! Hallelujah! Kaya ipanalangin po natin lagi, Lord, yung apoy na meron ako, yung kagalakan na meron ako, Panginoon, huwag niyo po itong tatanggalin sa akin. Praise the Lord. Katulad nito, nalaglag sa batuhan, masaya lang siya sa una. Pero dahil sa tindi ng mga pagsubok, sa araw, mga kapatid, sabi dyan, namatay po yung sinayan. At ang kasunod, mga kapatid, nagkaroon ng sadawagan. Nagkaroon ng, sabi dito, rebellious heart. Sa una, okay. Kasi maganda yung pagkakatubo niya. Pero dumating ang panahon, mga kapatid, na natusok po siya ng mga thorns, mga kapatid. At ang sabi dyan, sabi dito sa paliwanag dito, he partially commits the price. Partially. Ang paglilingkod po sa ating Panginoon, puli dapat. Buo nating ibibigay ang ating buhay sa ating Panginoon, mga kapatid. Hindi po contractual. Amen. Amen. Dapat regular. Yes. Amen. Oo. Nung nagtatrabaho pa ako, mga kapatid, sa City Hall, ang tawag sa akin, J.O. J.O. ka rin, di ba? Job order. Kapag holiday, wala kang sweldo. Depende. Ito, kasi siya, kaya may sweldo. Ako, mga kapatid, pag holiday, hindi ako masaya. Kasi may kaltas ako. Holiday yung sweldo ko din, mga kapatid. Bago ako mag-Bible school, yun ang aking nakaisang taon na kalahati ako sa City Hall. Hindi maganda. Mas gusto ko yung regular. Kahit ikaw ay, kahit holiday, may sweldo ka, may 13 month, may mid-year. Ang daming kinukuha ng mga yan.
Walang wala sa akin, mga kapatid. Walang wala. Ganun din sa pananampalataya. Pag tayo po ay ikinumit na po natin ang sarili po natin sa ating Panginoon, ibuhos mo na lahat. Kapag ibinigay mo na ang sarili mo sa ating Panginoon, ibigay mo na lahat. Huwag ka nang magtabi pa, mga kapatid. Dahil kung magtatabi ka, baka magkaroon ka rin ng ganitong puso, mga kapatid. Ano yung karimitan sa mga nagkakaroon ng rebellious heart? Sila po yung merong mga reservation sa pananampalataya. Huwag sana. Maging ganito sana tayo, mga kapatid. Tayo yung mga lalaglagan, mga kapatid, sa magandang lupa. Nang namuma at naging maganda, mga kapatid, ang muma. Sa pananampalataya po natin, i-all out na po natin ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? Make sure, mga kapatid, na all out ang paglilingkod po natin sa ating Panginoon. No reservations. Gusto niyo ba yun, mga kapatid? May reservation tayo sa ating Panginoon. Si Lord may reservation din sa atin. Gusto niyo ba yun, mga kapatid? Ibig sabihin nun, ang tayo, pag naglilingkod sa ating Panginoon, partial lang. Kalahati lang. Gusto niyo ba yun? Pagtatapatan ka ng ating Panginoon, sige. Dahil kalahati lang ng buhay mong binibigay mo sa akin, kalahati lang din ang pagpapala kong bibigay ko sa'yo. Humihiling ka ng kotse, binigyan ka tricycle. Kasi kalahati lang. Buti nga ako yung katulad ng commercial, mga kapatid, kotse ka, pero kalahati naman. Pita ba yan? Kasi nyo eh, ganun. Nananalangin ka sa ating Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng kotse. Sigali yan pala, hindi pa nahiling. Kaya pag maglingkod tayo sa ating Panginoon, ibigay na natin yung buo po nating buhay sa ating Diyos para yung mga pagpapala din ng ating Panginoon, buo rin ibibigay po sa atin ng ating Diyos para ang pagsagot ng ating Panginoon talagang full blast. Yung blessing na ibibigay sa atin, ang hirap nun. Kalati lang. Lord, paano ko ito mamaniwuhin? Kulang ng dalawang gulong. Nakakotsi ka nga, kalhati naman. Hindi ka, ikutsi nga daw eh, kalahati lang. Buhat-buhat mo yung kabila. Kaya sa ating mga kapatid, once we start to surrender our life to Jesus, make sure it will last. Amen? Tama po ba, mga kapatid? Once na ibigay na po natin o isurrender na natin ang ating buhay sa ating Panginoon, make sure it will last. Tatagal hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Manatili po tayo dito sa pananampalataya kung saan po tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Amen. Huwag tayo sa una lang. Mga kapatid, huwag tayo sa una lang. Tandaan natin na ang pangako sa atin ng ating Panginoon ay pangwalang hanggan. Kaya ang commitment natin sa ating Panginoon dapat pangwalang hanggan din. Amen. Intindihan po ba natin? Nakahiya naman na ang pangako sa atin ng ating Panginoon ay pangwalang hanggan. Tapos yung atin may expiration date. Lord, 3 taon lang ako maglilingkod sa iyo. Ha? Tama na yun. Pumuputa ka na. Walang ganun, mga kapatid. Paano sa 3 taon doon pala dumating ang ating Panginoon? Ha? Sayang yung paglilingkod natin. Sayang ginawa mong kontrata sa ating Panginoon. Hindi. Ang ating Panginoon, once na naglilingkod ka, ikinumit mo ang buhay mo sa ating Panginoon, forever na yan. Amen, forever na yan. Dahil ang gusto ng Diyos, forever din po tayong makasama ng ating Panginoon. Kaya nga, we know work out natin ang ating pananampalataya para pang walang hanggan nating makasama ang ating Panginoon. Kaya yung medyo pahaya-haya-hay pa, medyo partial-partial pa ang paglilingkod sa ating Panginoon. Hello, magising ka na. Kailangan buo. Buo ang hinahanap ng ating Panginoon. Ang sabi ng Marcos, kailangan nating bigyan ng ating Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Ganun din, mga kapatid, sa Deuteronomy, unang ano yan eh. Pinakamahalagang utos na ibigin po natin ang ating Panginoon ng buong tayo.
Praise the Lord, dahil inibig tayo ng ating Panginoon buong buo. Makasalanan pa nga tayo nun eh, iniibig na tayo ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga, hinugasan tayo ng ating Panginoon ang ating mga kasalanan dahil mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon at ayaw ng Diyos na tayo po ay makapupunta sa dagat-dagatang apoy kung saan nandoon mga kapatid ang paghihirap. Isa po yan sa kagandahan na naglilingkod sa tunay na Diyos. Inilalagay po tayo sa magandang lugar. Kaya kung tayo nagsimulang mag lingkod sa ating Panginoon, lubusin na po natin. Huwag po tayong tumulad sa mga taga-Galacia. Pinagalitan ni Pablo mga taga-Galacia. Bakit mga kapatid? Dahil sila po ay nagsimula sa Espiritu at gustong magtakos sa laman. Ganun din po. Grabe nga yung sinabi niya yun. Napakahangal ninyo. Nagsimula kayo sa Espiritu at ngayon nagwawakas sa laman. Bakit mga kapatid? Akala po kasi ng mga taga Galacia mga kapatid na once na naibigay na nila ang sarili nila sa ating Panginoon, tapos na yun. Hindi. Sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Work out pa rin natin. Oo, binigay na natin ang sarili natin sa ating Panginoon. Ang gawin naman natin, i-work out natin ang pananampalataya natin na hindi tayo mawala sa kamay ng ating Diyos. Kasi may mga ganyan mga tao. Ang tawag dyan, yung mga nagsimula sa una. Pero hindi nila winwork out ang kanilang pananampalataya, nalaglag sila sa kamay ng ating Panginoon. Sa pag-iingat ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sa atin, na mga mananampalataya na patuloy na nananatili sa paglilingkod sa ating Panginoon, pakiingatan po ang ating pananampalataya at patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon upang hindi po tayo mawala. Praise the Lord. Kasi akala nila, ay, Lord, ilang taon na ako sa pananampalataya? Nasa 30 taon na ako, siguro naman okay na magayahan. Siguro okay na yung medyo palit-late na ako sa pagsamba. Siguro, Lord, okay na yung medyo bawasan ko ang aking tithes, ang aking offering. Siguro, Lord, okay na umabsent ako ng mga Bible studies, ng mga prayer meeting. Siguro okay na yun kasi ang haba na lang ginawa kong paglilingkod sa inyo, Panginoon. Hindi ganun. Hindi ganun sa pananampalataya. Tandaan po natin, ang labanan po dito ay kung sino yung mananatili. Kaya sabi ng Mark, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen! Hallelujah! At tayong mga nananatili, kung patuloy tayong mananatili sa ating Panginoon, isa tayo sa mga kapagtaas ng kamay. Lord, ako, isa ako sa ililigtas mo, Panginoon. Amen! Ay mga kapatid, isa po tayo sa tataas ng kamay. Habang kinukuha tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, nakikita natin ang ating Diyos, sinasalubong tayo sa alapaap, habang tayo umiiyak ng kagalakan, mga kapatid. Napakasarap yun sa pakiramdam dahil lahat ng mga ginawa po natin, hallelujah, ng mga sacrifices, hallelujah, dito sa panasa buhay na ito, ay pinalta ng ating Diyos ng kagalakan. Tandaan natin, ang pananampalataya hindi laging masaya. Pero yung mga nananatili, yung mga nagsimula at tinapos, siyang makakapiling po ng ating Panginoon. Praise the Lord! Purihin natin ang ating Diyos, mga kapatid! Iba kasi mga kapatid, akala nila sa una lang, pagsimula ka lang. Pero hindi mga kapatid, binigyan na tayo ng pananampalataya, i-work out na po natin ito. Dahil kung sa sarili lang natin, hindi tayo maliligtas. Kaya kailangan kasama natin lagi ang ating Panginoon, mga kapatid. Then, sabi po mga kapatid, ang ipeso, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas at sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ito yung kasalanan ng taga-Galacia eh. Akala nila dahil sa paglilingkod nila ng matagal sa ating Panginoon, okay na. Utak na sila.
Pero hindi pala, kailangan pa rin manatili sa paglilingkod sa ating Panginoon na kasamang gumagawa ang ating Diyos. Dahil ang pananampalatayang meron po tayo, ito po ay ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Tandaan ninyo, maraming mga tao hindi nakakaunawa ng ganitong pananampalataya. Kaya nga hindi natin sila kasama ngayon eh. Kasi hindi po nila nauunawaan. Mapalad ang bawat isa sa atin dahil binigyan tayo ng kaunawaan at pananampalataya ng ating Panginoon. Kaya naiintindihan po natin ang magandang pakay ng Diyos sa buhay po natin. Praise the Lord! Hallelujah! At unti-unting binubuksan ang ating isipan sa magagandang bagay sa mga sa hinaharap mga. Amen! Yan, sabi niya mga kapatid, ito'y kagandahan loob. Hinibunga, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang naipagmalaki ang siyaman. Amen. Kaya, yung mga accomplishment mo noon, ilan tao ka naman ng palataya, yung mga accomplishment mo noon, hindi mo kayang ipagmalakihan sa ating Panginoon. Kasi hindi mo magagawa ang mga bagay na yun, hindi mo mararating, hindi mo makukuha mga bagay na yun, kung hindi mo rin naman kasama ang ating Panginoon. Tandaan natin yan, wala tayong pagmamalaki sa ating Panginoon, kaya patuloy lagi tayo mga kapatid magpailalim sa presensya ng ating Diyos. Amen. Tandaan po natin mga kapatid, nung simula po nating ibigay ang ating sarili sa ating Panginoon, ito na rin po yung pasimula ng paggawa ng Diyos sa ating buhay. Yan, napakaganda na lang. Kasi dati, nung hindi pa tayo mananampalataya, nung hindi pa tayo nagpapabautismo, nung hindi pa tayo nananampalataya, alam niyo kung sino gumagawa sa buhay natin? Si Taning. Ang kaaway. Kaya anong nang resulta ng buhay ng taong walang Diyos? Puro kasiraan. Pero nung binigay na natin ang ating sarili sa ating Panginoon, kinumit na natin ang sarili natin sa ating Diyos, anong nangyari? Nandun na, unti-unting binabago ng Diyos ang buhay natin. Nagkakaroon ng mga pagpapala, nagkakaroon mga kapatid na magagandang bagay na hindi mo akalain noon na ibibigay pala sa iyo ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Kung maunawaan lang po natin ang magandang pakay ng Diyos sa buhay natin, mananatili po tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord! Tandaan po natin nung simula tayong mag-commit, nung simula tayong ibigay natin ang sarili po natin sa ating Panginoon, ito na rin po yung pagkakataon na nagsimula na rin gumawa ang Diyos po sa buhay po natin. Kaya, alam mga kapatid, sa Galacia kanina, ito pala sa Efeso mga kapatid, yung kasunod ng verse na, ang sabi dun sa atin mga kapatid, kung ano kayo ngayon, ito'y gawa ng ating Panginoon. Amen. Yung verse na yan, yung kasunod niyan, maganda yung kasunod ng verse na yan. Kung ano kayo ngayon, ito'y gawa ng ating Panginoon. Amen. Bakit? Kasi nagsimula ng gumawa ng magandang bagay ang Diyos po sa ating buhay. Praise the Lord. Kaya hayaan na lang po natin na ang Diyos ang siyang magmando po ng buhay natin. Hayaan na ang kalooban ng Diyos ang masunod po sa buhay po natin. Amen. Amen. Kasi once na maibigay na po natin ang ating sarili sa ating Panginoon, hayaan at ipagkatiwala na po natin ang buhay natin sa ating Diyos. At sisiguraduhin ko ang mga bagay na yan, mga kapatid. Kapag ang Diyos na ang may hawak ng buhay mo, wala ka nang makikitang kamalian, mga kapatid. Puro pagpapala ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Kalakasan sa pananampalataya, kalakasan sa pisikal, mga kapatid. Lahat na nga hanapin mo, ibibigay po yan ang ating Panginoon. Bakit? Dahil nasa Diyos ang lahat ng bagay at ang Diyos ang lahat ng nagmamayari ng mga yan. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya nagpapasalamat ako sa mga patotoo ng mga kapatiran, mga kapatid, na nakikita ko na talagang ang Diyos ang gumagawa po sa kanilang buhay. Amen! Kasi kahit nandun sa kawalan, hindi sila pinagkukulang ng ating Panginoon. Amen! Kahit kaso sa may karamdaman, hindi nagkukulang ang ating Panginoon. Minsan kasi may mga bagay na itinuturo lang sa atin ang ating Panginoon. Kaya may mga bagay na inaalaw ang Diyos sa buhay po natin. Huwag tayong magtampo sa ating Panginoon.
Huwag po nating sisihin ang ating Panginoon. Lord, ba't mo binigay sa akin yung ganitong pagsubok? Hindi ko kaya to. Tumingi ka sa ating Panginoon. Look unto Jesus, the author and finisher of faith. Siya ang may alam ng lahat ng bagay, mga kapatid. Malay nyo, yung pagsubok pala yan, yan pala yung kasunod na level ng pananampalataya mo. Promotion pala yan, mga kapatid, para sa'yo, sa pananampalataya. Kaya pag may dumadating na mga challenges, na mga kapagsubukan sa ating buhay, tanggapin natin yan dahil kasama natin ang ating Panginoon. Malay nyo, mga kapatid, yan pala yung next level ng pananampalataya mo. Dahil na... tapos mo na, Lord, ganito pala yan. Ganito pala ang feeling, ganito pala ang feeling, Panginoon, pag natapos ang isang pagsubok na nagtagumpay ka, talagang magtataas ka ng kamay sa ating Panginoon. Lord, salamat! Dahil sinimulan mong gawan ako ng magandang bagay. At hanggang ngayon, mga kapatid, hallelujah, sa mga may mga patutuo na laging nagtatagumpay dahil sa tulong ng ating Panginoon. Praise the Lord! Lumakad lang kayo, mga kapatid, sa kalooban ng ating Panginoon. Marami pang pagtatagumpay ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Hallelujah! Kasi patuloy na gumagawa ang Diyos sa ating buhay. Nasimulan tayo ng ating Panginoon eh. Kaya tatapusin niya ng ating Diyos. Hallelujah! Kaya sabi ng Pilipos, mga kapatid, tinitiyak ko sa inyo, tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawang nasimulan ng sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Amen! Sayin natin dito sa Amplified, maganda rin sa Amplified version eh. I am convinced and confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will continue to perfect and complete it until the day of Christ Jesus. Amen. Kung ano yung simulan sa iyo ng ating Panginoon, magpapatuloy yan hanggat hindi pa dumadating ang ating Diyos. Magpapatuloy, mga kapatid, yung magagandang bagay na ginagawa mo ng Diyos sa ating buhay. Amen. Kaya huwag mong isipin, ay tapos na siguro nga sa akin ang ating Panginoon. Tandaan mo, kapatid, hanggat hindi pa dumadating ang ating Panginoon, hindi pa tayo kinukuha ng ating Diyos, may magagandang bagay pa na ibibigay sa atin ang ating Panginoon. Mga bagay na hindi pa sumasagi sa isipan. Hallelujah! Ang mga nakalaan. Hallelujah! Sa ating mga mananampalatayang nagpananatili. Hallelujah! Kaya, hanggat hindi pa dumadating ang ating Diyos, maglingkod tayo, manatili tayo sa ating Panginoon, gumawa tayo sa kaharian ng ating Panginoon, dahil meron pang mga bagay na hindi tayo nakikita na nakalaan pala para sa atin. Yes. Tandaan natin, mga kapatid, na ang Diyos ang nakikita niya po yung ating hinaharap. Baka marami pang mga pagpapala dyan. Baka marami pang mga promotion dyan sa pananampalataya na hindi mo isipin na, Lord, magiging ganito pala ako. Amen. May mga unexpected things na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. May mga panahon, mga kapatid, na dumating na yung promotion ng ating Panginoon. Lord, magpapastor pala ako. Lord, gagamitin mo pala ako sa ganitong lugar. Lord, gagamitin pala ako sa ganitong ministry. Lord, hindi ko ito nakikita noon. Pero dahil na napili ka sa ating Diyos, ibinibigay ng ating Panginoon ang mga bagay na yan, tunay na pagpapakita, mga kapatid, na patuloy na gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen. Merong ibang mga mag-ilig ko dito. May mga ibang mananampalataya dito na hindi nyo nakikita ang sarili nyo na magigagamitin pala kayo sa likod ng pulpito. Sa mga baguhan, sa mga bagong baptize, sa mga isang taon pa lang sa pananampalataya, yung bumibilang pa lang ng mga bago, mga kapatid, hindi nyo nakikita ngayon lang. Ngayon, hindi nyo nakikita. Pero dadating ang panahon, tumututok ka na pala, kumakanta ka na pala, nangangaral ka na pala, nahayo ka na pala. Hindi mo alam, mga kapatid, kung anong inilalaan sa iyo ng ating Panginoon. Ang kailangan lang po natin gawin
ay sumunod sa kalooban ng ating Panginoon at manatili, mga kapatid, sa paglilingkod. Praise the Lord! Hallelujah! Maraming magpapatutuo dito, hindi ko alam na magiging ganito pala ako. Ako meron may idea na kasi nasa linya ako eh. Pero yung sa mga mananampalataya, kwento ko sa inyo, mga kapatid, yung pastor ng Mayaw, teacher na yon, professional. Talagang ano na siya, ilang taon na siya sa service na sa pagiging teacher, pero tinawag siya ng ating Panginoon. Yun yung sumunod siya sa ating Diyos at ngayon hindi siya nagsisisi, mga kapatid. Amen, hallelujah. Sa atin may mga pagkakataon na dadating ang panahon, praise the Lord, at kapag dumating na ang panahon na ibigay sa iyo ng ating Diyos kung ano yung kalooban niya tanggapin mo. Kasama yan sa pag-workout niya sa buhay mo. At alam ng Diyos, kapag ang Diyos ang nagbigay, alam niyang mapapaganda ka sa ganyang bagay. Kaya lagi nating hanapin ang kalooban ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hayaan mo ang Diyos. Mahirap minsan sa paningin bilang tao. Diba? Katulad ni Jonah, mahirap sa paningin. Nagre-rebelde siya. Pero, yung pala, meron palang mas malaking bagay na gagawin ang ating Panginoon. Tulad ni Pablo, hindi niya alam na magiging yung kanyang inuusig noon ay magiging kasama niya at ipaglalaban niya, mga kapatid. Kasi hindi natin alam ang ating inaharap. Dahil tanging ang Panginoon, mga kapatid, ang nakakaalam ng ating inaharap. Kaya mas magandang ibigay natin ang sarili natin sa ating Panginoon. Dahil kung tayo, mga kapatid, ay lubos na magtitiwala sa ating Panginoon, walang agam-agam na ibibigay ng ating Panginoon yung mapagpalang buhay po sa atin. Amen. Oo. Meron mga hardships sa ating pananampalataya. Liligligin ang pananampalataya natin. Sino yung mga pananampalataya yung inililiglig? Sino yung dumadaan sa pagliliglig ngayon? Praise the Lord. Magsaya kayo. Amen. Magsaya kayo. Kasi tinatanggal ng ating Panginoon yung hindi mga dapat. Diba ganun mo nang ginagawa? Amen. Sino dito yung nakapaglala na ng ano? Sa hindi, sa ano pala? Yung sa ano pa yung sa bigas? Sa palay? No? Di ba kaya ginagawin yun para matanggal yung ipa? Kaya sa mga ano dyan, sa mga may mga sasakyan, kaya nagtutok-tok tayo minsan para matanggal yung kalawang. Masakit yun kung atok-tokin mo kung walang matanggal sa'yo. Kaya nagtutok-tok tayo minsan kasi parang may matatanggal para maging bago. Ganun din sa pananampalataya. Kaya merong pagliliglig po sa atin para yung mga hindi kailangan ay tanggalin at palitan ng magandang bagay ng ating Panginoon. Kaya sa mga mananampalatayang nililinig, magsaya kayo. Kasi may mga bagong ibibigay sa inyo ang ating Panginoon. Kaya kung maintindihan nyo lang yung emotion na meron po si James nung sinulat po niya ang sinulat niya yung kanyang salita, mga kapatid, Santiago, magalak ang bawat isa sa inyo kapag dumadaan po sa iba't ibang klase ng pagsubok. Kasi makikita niyo, mga kapatid, once na dumaan ang isang Kristiyano sa mga pagsubok, may ibibigay na bago. May idadagdag na bago. Kasi yung mga dating bagay ay papawiin ng ating Panginoon at ibibigay yung mga bagong bagay, mga kapatid, na ikaliligaya ng ating pananampalataya. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Ligin ba ng ating pananampalataya, magsaya po tayo, mga kapatid. Manatili po tayo sa ating Panginoon. Padalhan man tayo ng iba't ibang klaseng pagsubok, manatili pa rin po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Kung siya, dahil siya yung nagsimulang gumawa sa ating buhay. Amen! Hallelujah! Kung sinimula ng Diyos na gumawa sa buhay natin, lulubusin po kaya. Hallelujah. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kapag sinimula ng Diyos, tataposin po niya yan. Hallelujah. Sinong sinisimula na ng ating Panginoon dito? Praise the Lord.
tatapusin niya yan. Hallelujah! Hallelujah! Kung meron ng sa mga pamilya natin, sa panalangin natin, kapag meron ng na-convert na isa, na ipinalangin mo, susunod-sunod na yan, mga kapatid. Kasi sinimula na ng ating Panginoon eh. Susunod-sunod na yan. Sa mga, pag may mga panalangin po tayo, pag meron ng grinant ang ating Panginoon na isang panalangin mo, susunod-sunod din na yan ng ating Panginoon. Bakit? Ang sinimula ng ating Panginoon ay tatapusin niya yan. Kaya, kung ang Diyos ay nagsisimula sa atin, simulan din po natin kumapit po sa Kanya. Huwag tayong bibitiw para makita natin yung mga bagay na tatapusin pa ng ating Panginoon sa ating buhay. Huwag tayong puro reklamo, Lord, at tagal-tagal naman. Bakit ganito? It is better to trust than spend. Hallelujah! Amen! Hallelujah! So, mga kapatid, nagsimula tayong maglingkod sa ating Panginoon eh. Tapusin din natin ito. Kung paanong ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, ay tatapusin din niya po ang sinimulan niya po sa atin. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Huwag tayong magpapatagal sa agal, mga kapatid. Huwag tayong magpaparsyal-parsyal sa paglilingkod. Tapusin po natin kung ano yung sinimulan natin para tapusin din ang ating Panginoon kung ano ang sinimulan niya po sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah! Maganda yan. Maganda yan, mga kapatid, kung maunawaan natin yan. Kaya kung paanong tinatapos natin ang pananampalatayang ito, kung paanong nananatili po tayo sa pananampalataya, hallelujah! Paparesan niya ng ating Panginoon. Sige, nagtatapat ka sa akin, magtatapat din ako sa iyo, anak. Magtatapat din ako sa iyo, anak. Kung paano ang pananampalataya mo yung ganyan, dudublihin ko yan, anak. Kung ang pananampalataya mo ay para sa katulad lang ng isang putil, paparesan ko yan ng mas malaking bagay. Bakit hindi gagawin ng ating Panginoon? Once na matuwa sa iyo ang ating Panginoon, hallelujah! Hallelujah! Hindi mo kakayanin ang kayang ibigay ng ating Panginoon. Yes, hallelujah! Kung humihingi ka ng maliit na bagay, ang sabi niya, mga kapatid, dudublihin po yan ng ating Panginoon. Titriplihin niya ng ating Panginoon. At may word pa sa Bible, sevenfolds! Amen! Praise God! Hallelujah! Ano pa ang rason sa hindi mo paglilingkod? Ano pa ang rason sa hindi mo pagtatapat? Ano pa ang rason, mga kapatid, sa hindi mo pagpapatuloy? Malaki ang rason na pagpatuloy ka sa pananampalataya. Bakit? Hallelujah! Tapusin po natin ang mga bagay nito. Hindi pa dumadating ang ating Panginoon. Hindi natin alam kung kailan. Pero hanggat manatili tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon, mananatili at mananatili ang paggawa ng Diyos sa buhay po natin. Yes. Hallelujah! Purihin po natin ang ating Panginoon. Salamatan natin ang ating Diyos, mga kapatid. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Panginoon Jesus, nagpapasalamat po kami sa napakagandang mensahe po. Hallelujah! Na inatid po sa amin, Lord. Salamat God! Hallelujah! Na patuloy namin naunawaan na kung patuloy lang po kaming maglilingkod po sa inyo, Panginoon, kung patuloy lang po kaming manatili sa inyo, Panginoon, ang iyong mga sinimulan sa aming buhay ay patuloy niyo pong tatapusin, Panginoong Jesus. Kaya Lord God, hallelujah, kami po ay nananalangin, Lord, hallelujah, na bigyan niyo po kami ng pusong tapat. Bigyan niyo po kami, Lord, ng puso, Lord, hallelujah, na mayroong kagalakan sa paglilingkod upang manatili, Panginoon, hallelujah, ang mga ginawa niyo po sa aming buhay. Sapagkat, God, hallelujah, ang mga bagay na meron kami ngayon, Panginoong Jesus, ito po ay gawa niyo po. At ito po ay resulta, Panginoong Jesus, ng mga dambagay na ginagawa niyo po sa aming buhay. Kaya patuloy ka po namin pinapasalamatan at patuloy po kaming umaasa, Panginoon, hallelujah, sa mga bagay na sa inaharap na hindi pa namin nakikita na mga pagpapalang ibibigay niyo po sa aming pananampalataya. Kaya God, hallelujah, hallelujah, continue to
keep, Lord, hallelujah, every one of us, Panginoon, hallelujah, at ang pananampalataya na meron kami, God, hallelujah, ay patuloy niyo pong pagningasin, patuloy niyo pong hawakan ang bawat isa sa amin, Panginoong Jesus. Kaya Lord, pinupuri ka namin sa mga ganitong bagay, pinupuri ka ng aming mga labi, pinupuri ka ng aming, hallelujah, buhay, Panginoong Jesus. Kaya Lord, tinataas namin ang iyong banal na pangalan. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ito ngayon, mga kapatid.